Thank you. We continue to receive private messages from you, and we try our best to answer each one. Pasensya lang po kung minsan ay hindi namin agad nasasagot, but we assure you that we read all of your letters. Today, we hear from a young person. Hi, Kuya Caloy. Madalas po akong sumasama sa mga kaibigan kong Christians. Nakikita ko po sa kanila ang totoong pakipag-isa kay Kristo sapagkat mabuti po silang makisama sa mga may mahihinang pananampalataya. At nakikita ko rin po sa buhay nila na sila ay may totoong pagkilala at relasyon sa Diyos. Sa dalas ko pong pagsama sa kanila, hindi ko namamalaya na unti-unti na rin po ako nagbabago mula sa buhay na puno ng kasalanan dati. Ngayon, isa na ako sa mga natulungan nila na totoong makakilala at magmahal sa Diyos. Simula po na naging kaibigan ko sila, totoong nagbago na po ang aking buhay. Mula sa dating tao na walang pakialam sa buhay espiritual, ngayon naging mausisa at matanong na ako tungkol sa katotohanan sa Diyos at sa Kanyang salita. Kuya Caloy, sa dami ng beses na sumasama ako sa aking mga kaibigang Kristiyano, napapansin ko lang po na halos lahat ng mga paksa sa mga preaching na aming pinakikinggan ay karaniwan at madalas na tungkol sa kasaganaan o prosperity. Kaya ngayon po, gusto ko lang po sanang malaman kung masama o mali po ba ang tinuturo ng mga prosperity preacher. Saka gusto ko rin po sanang malaman kung ito po ba ang tinutukoy na paparating na bagong gospel. Please po, hide my identity. Salamat. Kapatid, natutuwa ako na napansin mo ang mga pagbabagong nangyayari sa buhay mo dahil sa impluensya ng mga kaibigan mo. Alam mo, makapangyarihan ang Ebanghelyo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating pagkaligtas mula sa ating mga kasalanan. Dahil sa lagi mong kasama at lagi mong naririnig ang salita ng Diyos at ang Kanyang Ebanghelyo, hindi nakakapagtaka na nagbabago ka. Purihin ang Panginoon. Ngayon, tungkol sa preaching na napapakinggan mo, nais ko maging klaro sa iyo ang Ebanghelyo ay ang kapahayagan tungkol kay Kristo Jesus. Ang katotohanan ng Kanyang buhay, kamatayan, at pagkabuhay na muli. Na nagpapatunay na siya ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ang lahat ng nilalang ay dapat lumuhod at sumamba sa Kanya bilang Panginoon. At sino mang tatanggap kay Jesus bilang hari ng kanyang buhay, ay tatanggap ng biyaya ng pagliligtas, ng buhay na walang hanggan, at siya rin ay yayakapin ng Ama bilang kanyang anak. May biyaya tayong tinatanggap mula sa Diyos sa ating panahon. Pero ang pangako ng pagyaman ay hindi bahagi ng Ebanghelyo. Hindi yata balanse yung katuroan na yan. At kung puro yan ang tinuturo sa simbahan na pinupuntahan mo, posible na meron ng mali sa tinuturo dito. May paalala si Apostol Pablo tungkol sa mga nagtuturo ng mga bagay na dinaragdag sa Ebanghelyo. Ang sabi niya sa liham niya sa mga taga-Galatia, "I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed." Aralin mong mabuti ang Biblia. Mag-research ka tungkol sa prosperity gospel at malalaman mo kung lagpas na ba sa Ebanghelyo ang tinuturo sa iyo o hindi. Payo ko sa iyo, maging maingat sa pakikinig. Ipanalangin mo sa Panginoon ang kanyang kalooban sa iyo kung dapat kang manatili sa simbahan na yan o hindi. As we learn to be more discerning in the kinds of teachings that you listen to, do keep in mind, faith matters too.